Okay guys, ito na yung boat na aming sasakyan ngayon dito sa Sea of Galilee. Ayan, kadadaong lang nila yung mga nauna. So, kami naman ang sunod na batch na para makapag-boating naman. Hi ka-friends! Welcome or welcome back to my channel. For today's video, susubukan ko munang mag-boating sa Sea of Galilee. For almost 8 years guys, di ko pa nasubukan mag-boating sa Galilee, sa Sea of Galilee. Bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Friends, welcome or welcome back to my channel, Imelda Tampos. Gumagawa ako ng mga video ng mga biblical places dito sa Israel. Yun ang aking maibibigay at maipakita ko sa inyo habang nandito ako sa Israel. At isa pa, mga caregiving tips ang maihatid ko rin sa inyo. Yung mga gustong magtanong, mag-message lang sa akin at aking sasagutin. Okay, tara na! Ay, bago tayo mag-umpisa, maaari lang pong mag-like. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updating sa mga videos ng aking i-upload. Okay, tara na talaga. Sea of Galilee. The Sea of Galilee, also called Lake Tiberias, Kinnereth or Kinnereth, is a freshwater lake in Israel. It is the lowest freshwater lake on earth and the second lowest lake in the world, at levels between 215 meters and 209 meters below sea level. Bigla akong napaisip, naalala ko yung nabasa ko sa Biblia, na dito sa Sea of Galilee, naganap ang pagmimilagro ni Jesus sa pamamagitan ng tinapay at isda, at ipinakain niya sa 5,000 katao. Imagine niyo. Noon, binabasa ko lang sa Biblia ang Sea of Galilee. Ngayon, andito na ako mismo na experience ko. I'm good to that. Thank you. Diba na ako banda? Dede ka. Tabi tayo ka. Thank you.
אבל כדאי שתעלה על האופנוע, אל תהיה במים. הבנתי. טוב, אני אומר להם לבוא עכשיו. Hanggang dito na lang ang aking video, guys. Kung kayo'y natuwa, nasiyahan sa aking video, maaari lang po mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos ng aking niyaman. At huwag nyo rin kalimutan mag-comment down below, aking malugod na babasahin. Okay? Keep safe always, guys.